Alam naman natin at alam ko sa sarili ko mismo yun. Wala na kaming lahat doon, biglang mayroon. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Remulla. Susumbong ang anak. Kung tao niya ako, nagsusumbong ako. Magandang buhay mga kapintuhan, andito na naman tayo sa isang reaction video tungkol sa isang napakasikat at nagpag-uusapan talaga ng madlang people ngayon. No, talagang trending siyang pinag-uusapan itong tungkol sa higahot gusot nila Sec Remulla at General Bantag tungkol sa bilibid. No, talagang pinag-uusapan ngayon. At maraming kanya-kanyang haka-haka, maraming kanyang mga sariling opinion ang naglalabasan na kung saan talaga ay meron na talagang kaduda-duda sa kanilang mga palitan. Hanggang saan ba ito? Hanggang saan talaga itong pag-uusapan nila, mga kapintuhan? Kung meron kayong mga ibang kaalaman, meron kayong ibang mga komento, huwag niyong kalimutan na mag-komento sa ating comment section dyan sa baba, no? At talagang ilagay nyo ang inyong mga komento nang sa ganun ating mapag-usapan at magkaroon tayo ng interaction. Sarili nating mga opinion, ating komento, ating pag-usapan. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sino nga ba ang sinungaling dito? At sino nga ba ang dapat nating paniwalaan? Si General Bantag ba o si Secretary Remulla? Talagang nakakatuwa sila. Hindi na natin alam kung sino talaga ang paniniwalaan, no? Eh, talagang hindi naman dapat ganyan kasi mga kapintuhan, alam naman natin na talagang may kanya-kanyang ano yan sila. Hidden agenda. Sa palagay nyo, sino ba ang mayroong hidden agenda dyan? Si Sec Remulla o si General Bantag? Pero kung ating pagbabasihan ang kanilang pagsasalita, ang kanilang mga inilalabas, inilalathala ng mga salita, ng mga kanya-kanyang paliwanag, ay talagang mababasihan natin sa kanilang mga sinasabi kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Diba? Talaga naman. Nakakatuwa. Di na tuloy alam kung ano ang ating paniniwalaan. Sapagkat hindi naman sila ang dapat talaga nagbabangayan dyan. Dapat na lang maglingkod talaga ng maglingkod ng totoo galing sa kanyang mga puso. Magservisyo ng tapat. At ang kawawa dito ay si BBM. Sapagkat magre-reflect ito kay BBM dahil siya yung may gagawan kung bakit naging sekretary si Congressman Remulla, no? Siya ang nag-appoint dyan para maging sekretary ng Department of Justice na kung saan dahil sa busot na yan ay talagang sa kanya yan babalik. Siya ang babalikan ng mga taong bayan hanggat dinaayos yan. Eh talagang ang kawawa dito talaga ay si BBM na kung sakaling talagang magkagulo, humaba pa ang gulo ng yan dahil sa yung nag-appoint dyan kay Secretary Remulla ay talagang siya ang talagang mababalikan ng mga negatibong reaksyon ng taong bayan. Diba? Mga kakwintuhan, pakinggan natin ang mga sinabi, ang pahayag, ang isang uri ng clip na pahayag ni General Bantag at baka ito makatulong sa ating mga iniisip at makapagbalansi-balansi tayo kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Oy, ito panoorin natin sabay-sabay. Alam naman natin at alam ko sa sarili ko mismo yun. Wala na kami lahat doon, biglang mayroon. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na sila nagsama-sama yan.
Kasama pala si Boying Remulla. Susumbong ang anak. Kung tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Sirain ako. Nakita mo ang exposure ngayon ni Secretary Remulla. Ang laki. Ha? Para sa 2022. Hindi daw niya kailangan ng pera. Binenta niya yung island ko para sa Pugo. Tapos, yung mga nangyayari sa Bucor, gawin nilang lahat. Alam ng taong bayan, hindi totoo yun. At alam ko sa sarili ko, suspecha ko dyan. Yung mga sindikato, narco-politics, noon pa man yan eh. WPP, umiiyak, ayaw pumunta sa akin. Ito, nangyari. Inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag, kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan, huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag, kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? Tapos papaayos niya yung dalawang WPP para i-release? Sino ako para kumontra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng Secretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yun. Labag sa loob ko yun. Pero ano magagawa ko? Eh di yun. Birayin ako ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation. Wag. Kasi bibirayin pa kita. Yun. Si Boying na lang. Huwag na natin ano yung apelyido niya. Kasi marami namang apelyido siya. Ibang tao, kawawa naman. Si Boying na lang. Secretary Boying. Eh nakita mo nga, sabi ko, ipapinaparelease na niya dalawang WPP, mga dalawang drug lord. Nasaan ngayon yung German aguho na pumatay sa judge involving sa drugs? Kinakuha niya sa NBI. Yun ang mga tao, mga Lapid, attention, Lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong aguho na kinuha, pinakuha ni Boying, Secretary Boying sa NBI. Anong papel niya sa buhay? Tauhan niya daw yung pumatay na si Escorial at si Villamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si Aguho. Kikita niyo yung connection? Ito ba? Pag-uutusan ko ba ito? At ako, I will take this opportunity rin na i-correct, itama ko yung nakaraan dahil out of frustration po, sabi ko, lalaban ako sa gobyernong ito. Kalukuhan yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno? Sabi ko nga, maliit ako. Kakagat oo, pero hindi sa gobyerno. Sa mga sindikato. Eh bakit niya pinaprasa? Sabi ko ngayong dalawang nasa witness protection. Ano ka protect? Protector ka ng mga drug lords? Secretary of Justice, Boying Remulla? Pinaprasis mo dalawang WPP para umalis. Ngayon gusto mo pang paimbestigahan na naman yung mga namatay sa COVID. Tapos nang usapan yun, gusto mo na naman ilabas yun. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag nyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao namamatay. Pero ang NBI na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go ang sekretary. Huwag nyong gamitin na stepping stone yung DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Tayo rin nasa NBI personnel. Huwag nyong gamitin ang NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. At ito, sasabihin ko sa PNP, mga polis, pinagtanggol ko lang kayo kaya galit ang NBI sa akin. Ang NCRPO na gusto nilang kasuhan noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pag-dig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin, kulang pa. Walang katapusan. So, nagalit ako. Pinagtanggol ko ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para, ewan ko, kalaban ko ba? Hindi naman eh. Pero hindi alam ng pulis, pinagtanggol ko kayo. Alam ng mga nakarang chief PNP noon. So ayan nga mga kakwentuhan, ating narinig yung pahayag ni General Bantag. Kayo dyan,
Ano sa palagay ninyo? Tama ba ang mga sinabi ni General Bantag? Talagang kapanipaniwala ba? Kayo na ang bahala. Mag-commento kayo dyan sa comment section. Ano? Huwag niyong kalimutan makipagkwentuhan para magkaroon tayo ng interaction. Diba? Sino nga ba talagang dapat paniwalaan? Si Secretary Remulla ba? O si General Bantag? Ano? Huwag nang mag-atubili, huwag nang magdalawang isip, mag-commento na. At para sa mga umabot sa ating video hanggang sa dulo, maraming salamat po. At sa mga bagong napadpad sa ating Monting Channel, ay please naman huwag yung kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot na rin ang bell notification at paki-bell all para lagi tayong updated sa tuwing meron tayong mga bagong video na ina-upload dito sa ating channel. Itong channel ni Kali Kwento. Mga kakwintuhan, huwag nang magatubili. So hanggang sa huli nating pag-uusap-usap at hanggang sa susunod na usapin ay talagang magsama-sama tayo, lagi tayong magkwintuhan tungkol sa mga bagay-bagay na dapat kailangan bigyan ng pansin. Katulad nitong sitwasyon, nitong kontrobersyal ng dalawang panig na sina Secretary Remulla at saka si General Bantag. Ano? So maraming salamat at sana'y magkita-kita tayong lahat lagi dito sa channel ni Kali Kwento Ituan. Ako nga pala si Ben Fernand, ang inyong host dito sa Kali Kwento Ituan. Maraming salamat.